Umaga ng Linggo ng Pagkabuhay ay ako ay magpapakulo ng aking guyabano tea. Ito ay may 2 basong tubig at kailangan pag ito ay maluluto na kailangan 1 basong tubig na lang yung matitira. So ayan, pagkatapos kong hugasan yung 9 na dahon ng guyabano leaves ay ayan at pakukuloan ko na yan. Para sa akin ay okay naman ang lasa niya, hindi naman siya mapait. Ang pag-inom ng guyabano tea, syempre ay may benefits din tayong nakukuha dito. So, ayan, minsan-minsan ginagawa ko yan. At pagkatapos nga ay nag-almusal ako din yan ng pandesal at tsaa. Kaya ayan, may mga kalat-kalat pa dyan sa table kasi nakita ko si Hope. Lagi siya dyan nasa ilalim ng table. Bago kami makapasok diyan sa may simbahan, ay sobra ang traffic at nahirapan pa nga kami makahanap ng aming mapaparkingan. At ayan na nga, nakapasok na kami sa loob at nagaantay kami ng panibagong misa. Ang pagbabasbas kasi ng palaspas ay ginagawa bago mag-umpisa ang misa. Maya-maya nga po ay ayan na ang pari at nagsimula ng magbasbas ng mga palaspas. At itong asawa ko ay bumulong sa akin, okay lang ba na hindi kami nabaspasan ng pari ng holy water? Sabi ko, okay lang yan. Hindi naman lahat ay kailangang masabuyan ng holy water. Basta, andun ka sa ginagawang pagbabasbas, ay nabasbasan na rin lahat yan kahit hindi tayo nasabuyan ng holy water. At pagkatapos na nga po ng misa yan at naglabasan na sobrang dami ng tao. Pag-uwi ko nga ng bahay ay agad akong naghanda ng lulutuin para sa hapunan. Nagugas ako ng palayok kasi mas maganda or masarap kung sa palayok ako magluluto ng sinaing. Nilagyan ko siya ng bawang, paminta, suka, tubig, at kalamyas. Meron din siyang green chili, siyempre kamatis. Ang tamis ng kamatis na to, nagsisinga ako nung ako'y kumakain na kasi sobrang tamis pala niya. Dapat pala mas dinamihan ko pa. At pagkatapos, ang dami ko pang stock na kamatis kasi ang mura lang ng kamatis, 20 pesos lang ang kilo. So, ang ginawa ko, nagluto ako, ginis ako yung iba para hindi siya naka-stock sa ref. Ayun ang aking mga nilagay, ayun, hindi ko na siya nahabol. O, may green chili na naman at saka labuyo. Nilagyan ko din siya ng suka. Para hindi agad siya mapanis, para tumagal yung kanyang ano. At saka sukal para hindi masyadong maasim. At pagkatapos ko nga po magluto itong aking asawa, tinanong ako kung gusto ko daw sumama sa pagdi-deliver ng sofa. Kasi itong pamangkin niya, benenta na niya yung kanyang lumang sofa. So, ayan at magdi-deliver na kami. Nanghiram lang kami ng sasakyan para sa nagagamitin sa pagdi-deliver kasi wala kaming masasakyan niya. Buti na lang mayroong kapitbahay na mabait at pinahiram kami ng kanyang truck. Siguro mga 40 minutes na biyahe at andito na nga kami sa location kung saan i-deliver yung sofa. Ayan at nagbubuhat na nga sila. Nahirapan sila diyan sa pagbubuhat kasi sobrang bigat ng sofa kasi yan ay pinasadya nila kaya mabigat. At habang nagbubuhat sila, ayun, at ako yun naman aliw na aliw manood ng mga biyahero. Linggo pa lamang pero ang dami ng sasakyan bumabiyahe. Dito sa last na sofa, yung pinakamahaba, ay grabe, nahirapan talaga sila diyang ipasok at buhatin. Kasi medyo maliit yung space ng may-ari ng bahay, kaya nahirapan silang ipasok sa loob ng bahay yan. At pag uwi nga ng bahay, siguro mga bandang alas 10 na. Gutom na ako niyan. At ito na nga yung bilog na kamatis yung buo. Sabi ko nga kanina, matamis yan. At ang pagkakaluto din ng aking isda na galunggong, maliliit na galunggong, kain na rin ang kanyang ulo at tinik. Pero pinakuluan ko lang yan sa palayok, mga isa at mga kalahating oras. Mahina lang yung kanyang apoy, siguro mga medium heat. Pagkatapos ko nga pong kumain, ayan, at nag-chichirya naman. Gustong-gusto ko talagang makinig diyan sa mga tweet-tweet ng ibon. Nakakatuwa silang pakinggan. At ayan na nga, kakabit ko na yung aking palaspas dito sa gate. Kasi, di ba may kasabihan nga tayo pag tayo ganyang mahal na araw, yung ating palaspas ay naglalagay tayo diyan sa ating mga bintana, pintuan,
or sa gate at yung iba naman ay ilalagay sa altar. Kasi nga daw pag mahal na araw kung ano nung mga masasamang elemento ang lumalabas kasi nga patay si Jesus. So ayun, para panakot daw nga sa mga aswang o kung ano. Ewan kung totoo kasi yun ang kinalakihan ko pero wala naman ako nakikitang ganyan hanggang ngayon. Huwag naman sana magpakita, Diyos ko po. Ito na ako ng aking agahan. Ito, sasangag ko itong rice na yan. Nag-diet na ako ng bawang. Magigisa na tayo. Ay, hindi pala. Ano ba yun? Magpiprito pala muna ng siya na. Naku, masarap yan. Yung sinain mo, tapos ipiprito mo, sobrang lasa nun. Oh, ayan, igigisa ko na ang bawang. Nilagyan ko na ng konting olive oil. Tapos, ayan, ihagis ko na ang... Sobrang tigas niya kasi galing siya sa res. Hirap na hirap akong durugin. Ayan na nga po at durug na durug na. Pero pinaghirapan ko talagang durugin. Kasi kaya pala naman, ba't na andyan na agad, magsikwento pa ako nung matigas na bahaw, ano ba to? O ayan, kakain na pala daw ako, sige. Kain tayo, yun ulit. Siyempre mahal na araw, kailangan, ano, yan ang ating kinakain, bawal ang karne. Ang sarap niyan mga madam. Kain ulit tayo. Kani-kanina lang, gabi, ngayon, umaga na agad. Kain ulit tayo mga madam. Pagkatapos ko nga mag-almusal ay naglaban naman ako at kinuha ko na ang sinampay para isampay yung mga nilabang ko. Pagkatiklop ng aking mga sinampay ay nagpatulong ako kay Jane dalhin sa taas at ayusin ang aking mga tiklupin kasi sobrang init sa taas kaya para mas madali kaming matapos. Meron din akong dumating na parcel na in-order ko sa online. Pendant na mother and child. Sobrang nagandahan kasi ako kaya hindi ko papigil ang umorder. At chinek ko ding mabuti kung kumpleto ang bato or kung may damage. Kasi kung merong damage, pwede ko naman siyang ibalik kay seller. Pero tingin ko okay naman siya at safe na dumating yung item. Kaya thank you sa iyo seller, ang ganda ng item. Katuwa si Hope, nangangati ata ang buntot, kaya ayan, ikot ng ikot. Siya po si Hope, ang aking Shih Tzu. 5 months old na po siya. Isa't kalahating buwan pa lang siya nung napunta siya sa akin. Kulong ka na naman. Kulong ka na naman. Ayun kasi yung inuman mo, oh. Bakit ba gusto mo lagi sa CR iinom? Kaya naman ka. Aray! Basang-basa ka. At dito na nga po nagtatapos ang aking unang vlog. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you po. Thank you for watching. Oh, no.